Hi guys, good morning. Once again guys, this is Remord Magno and welcome back to Magno Story. In this video guys, isi-share ko sa inyo kung paano bukas po is November 1, so All Saints Day. So meron tayong kaunting handa-handa, alam nyo naman kapag undas, 'di ba? Yung mga malalagkit is pang ano lang, pang merienda natin. So, yung delicacies namin dito as a Ilonggo, yung paboritong niluluto ng nanay ko is tinatawag naming Ibos. Yung ano, yung malagkit na bigas, tap may halong ano yon, may halong gata, ipapasok doon yon sa dahon ng niyog at saka ilalaga. Yung tawag namin doon, Ibos. Pero depende yan sa ibang lugar, iba-ibang tawag. Pero dito sa amin is Ibos. So, isi-share ko sa inyo kung paano ihahanda yon at saka paano ibabalutin. So, unang gagawin natin is lalabas tayo kasi kumukuha sila doon ng niyog, yung tinatawag na bulos. So, I'm coming. Lalabas na tayo. Dito lang sila sa gilid ng bahay kasi marami kaming niyog dito. Ayan guys. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world. And ayan po, si mother. Ayan. Dito lang yan sa gilid namin. Ito na yung tinatawag naming bulos. Yung dahon ng niyog. Yung batang dahon ng niyog. So, ayan na yung bulos. Si father. Nasa taas. Ayan, siyang tagakuha. Actually guys, 10 years ago, ako rin kumukuha niyan, di ba mami? Mami. Di ba? 10 years ago guys, ako rin kumukuha ng ganyan. Nung high school pa ako, kumukuha rin ako ng ganyan, nag-aakyat. Pero ngayon, ewan ko ba kung bakit hindi na ako... Hindi, ewan ko, parang ayaw ko nang umakyat, yung ganun. Kasi nakakapagod, yung ganun. So, ayan, ang bastos talaga, oh. Sa akin talaga tinapon. Wairan! Oh, ayan, marami daw, dugangan daw. Dagdagan. Medyo malambot kasi. Yan yung mga niyog-niyog namin dito. Ayan. Yan, may mataas rin. Maraming bunga, mangga. Ayan yung bahay. Ayan, dito lang yan sa gilid. Marami kaming mga tanim-tanim na prutas dito. Ayan, meron din kaming guyaba, no? Diba? Ayan. Ano gani, Janay? Lansunis. O, ayan yung lansunis. Lansunis daw yan. Tapos ito. Kakao. Kakao. Wala, luto rin dyan ba? Pwede rin dyan ay ha? Luto na to. Luto na tong kakao. Ambo, hindi ko lang alam kung maganda yung laman ng loob. Yan o, may yellow na o. Hinog na to. Hilaw dyan o. Ay hilaw, ba't yellow? Ba't ano kung amo dyan? Daw ano siya ng galong. Ay, yellow raw. Ay, ito yellow rin, no? Ayan, oh, may yellow rin, no? Ayan. Hulong kasi, inaano ng mangga kasi hindi masyadong nagbubloom. Tamara. Malaki. Ayan. Abangan nyo kung paano ihahanda yan. Paano ihahanda yung ibos. Yota. Medyo matagal-tagal rin akong hindi nagpa-vlog kasi medyo busy. Parang tinatamad ako, alam nyo yun. Busy kasi parati eh. May tindahan, tapos sa bahay. Ganun maraming gagawin. So, ayan guys. So, ayan po. Once na nakuha nyo na yung bulos ng niyog, so kailangan natin ibilad muna sa, ano, sa init. Ayan. Kailangan ilagay yan dyan, ibilad sa init kasi para medyo mag-dry siya ng kaunti. Para hindi madaling mapunit
yung mga dahon ng niyog. Ayan po. Ayan. So, matagal na nang ginagawa ng nanay ko yan since birth pa ako. Gumagawaan siya ng mga ganyan. Kasi hobby niya rin kasi magluto. So, guys, ganito yung pagraod ng niyog, paghagod ng niyog. Kapag sa bukid kayo, guys, pero kung sa city, meron sa palengke yung naghagod na machine dito. Pero kung dito kayo sa bukid, sa probinsya, ganito talaga. So, masubukan niya. Tagal-tagal ko lang hindi nagagaganito eh. Kayod ng niyog yung tawag. Kayod ng niyog, yan. Ganito talaga yung buhay dito, guys. Sa probinsya. Pero kapag nandito kayo, hindi nyo na kailangan bibilin ng niyog. Lalabas na lang kayo ng bahay. Mamumuha, mamumulot, ganun. Kasi meron naman kaming kaunting tanim dito. So, ayan po yung loob niya. Ayan. Tapos, ito na po siya. Ganyan na siya. Ayan. Tapos, pipigain to para maging gata. So, ayan guys. Tatapusin ko lang ito. So, ayan po, yung ginger pinasok namin dyan at saka dinikdik. Wala kasi kaming mortal ang pisil. So, ayan lang. Ayan po, linisan yung malagkit na bigas. Ano? Bulunasan ba? Bulunasan, kilisan. In Tagalog. So, ayan po. Ayan. Kapag malinis na, ilang ganyan, Nay? Tatlong kaulit, liwat? So, tatlong ulit na ganyan, guys. Papalit-palitan yung tubig tatlong beses. Linisin. Ito na yung papakita ko sa inyo yung gata natin ng niyog. Ayan po siya. So, anong hinalo natin dyan, mother? Lagyan ng tubig na mainit. Na kunting mainit na tubig at saka pipigain. Ah, ganun pala yun. Kailangan piga-pigain. Ayan, para lalabas yung katas. At saka, yun yung ihahalo dito mamaya. Ayan. Ayan. Ayan po. Tapos, ito na yung ginger. Oh, ayan. Mangitim na. Ilalagay yan dito. Ayan. So, pagkatapos yung guys, tapos ng piga. Pagkatapos ng piga, ito na po yun, yung katas niya. And then, magbimix na tayo, asin. Lagyan ng asin. Lahat yan, guys, is tansyado lang po. Walang proper measurement. Luya. So, ayan po yung luya, ginger natin. Ginger. Tapos, ilagay ang unang gata. Ayan, ilalagay na yung gata. Dalawang gata. So, haluin. Notice nyo guys, may pangalawa. Yung unang gata, yung unang piga pala, hiniwalay, tapos may pangalawang piga rin. Lagyan nyo rin ng tubig yung pangalawa rin. Tsaka pigain ulit para may una at pangalawang gata kayo. Kasi yung pangalawa, medyo hindi na yun, ano eh. Hindi na yun, espeso or pure or mas marami yung tubig ng pangalawa kaysa una. So, ayan guys, imimix lang yan tapos i-set aside natin ng ilang oras. Mother? Ilang oras? Dalawang oras. Mga dalawa guys at saka ready na siyang balutin. So, tansyado lang po lahat yan. Ang ating malagkit na bigas.
asin, ginger, at saka gata lang po. Mixin sila, tapos babalutin na. Titikman muna ko ang anong lasa. Anong lasa. So, ayan guys. Ang tawag dyan, halob sa mainit na tubig. Ang dami palang gawain kapag mag-ibos. Daming mga, ano? Mga ritual-ritual, mga ganito. Anong purpose ba ng ganyan, mami? Ha? Ano tawag yun? Pag ano mo, pagtali mo ng ibos, ito itatali mo yung ano? Ah, yung dulo niya. Dulo. Gamit pang tali. Dulo lang basain, i-ano sa lublob sa mainit. Oh, yun. Dulo lang yung ilulublob dito sa mainit para pagtali, mas ano siya, mas maganda, ang tawag doon? Para mas matibay, o yun. Para mas matibay siya kapag itatali na. Mas maganda kasi kapag matibay para hindi mapapasukan ng tubig yung loob. So, yan. Ginaganyan, ilulublob dyan para mas magiging matibay yung tali. Ayan po guys. Daming alam. So, ayan. Ayan, tutupiin yan. Ayan. Tupiin yan. Tapos gawin ganyan-ganyan. Tapos lagyan sa gitna. Ayan po. Lalagyan sa gitna. Ayan. Ibos. Dito lang yan matitikman sa probinsya namin. Anak ay Ilonggo, di ba nanay? Ilonggo Delicacies. So, yan yung mga Ilonggo dyan. Ayan po. Itatali yan. Para sa magandang ano. Magandang qualities. Medyo mahirap siya gawin kasi ang daming proseso, pero masarap po yan. Pang merienda, morning, ayan na siya. So, ayan guys, susubukan natin magbalon ito guys. So, hindi kasi ako nagbabalon dito ngayon lang yan. So, ito daw, gaganyanin. Ayan. Tapos, babalik ka rin ng ganun. Ayan. So, ayan na siya. Tapos, lalagyan. Para kita mo, ipokus ko daw. So, ayan. Dalawang kutsara lang daw, sabi ng nanay ko. Mother. Earth. Pampayaan ko butang mo. Yan daw. So, ayan. After that, babalik ka rin natin. Ayan. Ayan na siya, guys. Ayan na siya. Ta-da! Yes, kasi ano. Parang hindi maganda yung gawa ko. Ayan. Tapos yung naghahawak ng camera, guys, ipapatry rin natin. Hindi ko kasi alam to kung paano gawin kasi bihira lang ako, di ba? 10 years akong wala dito, so hindi ko rin alam itong mga gaganito. Nung bata pa kami, tsaka wala pa akong time para mag-aral ng mga ganun-ganun nung bata. Ayan. Ayan siya. Balik-balik pa rin lang. Medyo mahirap sa una. Pero talagang pangit yung gawa ko. Ano ba yan? Pangit. Iba, lagit na yun. Yan. So, ayan guys. First time ko itong ginawa eh.
Diba? Ayan. Ayan. Ang hirap. Ayan. Ito yung sa akin. Ayan. Ito yung sa nanay ko. Hindi sila parehas. Parang itong sa akin. Pero okay lang rin, di ba? First try. So, halang na po dito. Ayan. Ayan, 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 ayan. Sa munting pugon namin. Nakasalang na yung ginawa kanina. So, ayan guys. Itingnan natin. Mga ilang oras ba ito, Nay? Ha? 4 hours. Mga? Mga 4 hours. Mga 4 hours po siya guys bago maluto. Tadaan! Ayan na siya po. Ayan na, may tubig. Ayan, lalaga lang yan para maluto yung bigas. Yung malagkit na bigas. So, pwede na to bukas ng umaga. Mamaya maluluto na to. So, pwede na kainin bukas ng umaga. Medyo matagal rin yung pagluluto dito. So, ayan po siya. So, ayan po. Bukas ng umaga. So, ipapakita ko sa inyo bukas kapag hinog. Ipapakita ko sa inyo bukas kapag luto na siya. Pwede siyang pang kape. Diba? Kasama sa kape. Morning. So, ipapatuloy natin or ipapakita ko sa inyo yung ibos. Ito na po yung ibos guys. So, ayan. Ito na po yung ibos. Ayan po ah. Ililipat ko yung camera. Ayan. Ayan po siya. Luto na siya. Ito na yung gawa ko guys. So, tatlo. Ayan. So, ayun guys, kape tayo. Ginger tea. Tapos, ayan, titikman na natin to. Ayan. So, guys. Ayan na siya. Ayan. Ito na po siya. Ayan na. Yan na yung malagkit na rice. So, dapat haluan natin to ng asukal. Ilulublob natin sa asukal. Ayan guys, oh. Masarap. So, ayan guys, so, sarap. At, Unggal.